Nakakainis Experience Part 1. Lahat naman siguro tayo nakaranas mainis, di ba? May mga nakakainis na pangyayari na syempre maiintindihan natin. Meron din mga sitwasyon na maiinis ka talaga. Tulad na lang kapag papasok ka sa school or sa trabaho, hindi ka pwedeng malate doon. Pero malilate ka dahil kailangan magpagas yung sinakyan mong jeep. So dahil sa kailangan niya magpagas, eh wala kayong magagawa kundi mag-antay. Medyo nakakainis kasi malilate ka na sa papasukan mo. Tapos kapag tatanungin ka pa ng teacher mo, eh hindi valid yung reason mo. Bakit ka late? Ma'am, nagpagas po kasi yung driver kanina kaya nalate ako. At ayun, inabutan kami ng traffic. Dapat kasi gumising ka ng maaga. Ma'am, gumigising po ako ng maaga. Eh di gumising ka ng mas maaga pa. Nani! Pero syempre, di ba, mapapaisip ka rin na baka nga pagod si manong driver kaya hindi na siya nakapaggas pagkatapos niya mamasada. Nainis ka na din ba kapag pipila ng jeep? Yung mahaba na nga yung pila tapos tirik pa yung araw. At habang nakapila ka ay may nakikita kang mga taong sumisingit sa pila. Okay lang sana if senior, buntis o PWD. Eh yung mga loko-loko talaga na walang pake yung sumisingit. Sus! Parang hindi mo naman yan ginagawa. Shhh! Hoy, pumila naman kayo! O nga, kunting iya naman dyan. Pila naman dyan ng maayos. At pagkatapos mong magantay sa mahabang pila, ay ikaw na ang susunod. Ganto ang sasabihin sa'yo ng konduktor. Puno na bata, sa next na jeep ka na. Hindi. Sabit na lang ako, pwede po ba? Hindi pwede kasi bawal na yon. Pupunta lang po ako dito sa hagdanan, kuya. Sige. Damn, malilate na ako. Meron din yung one time na nainis ako sa driver. After nang dismissan namin noon, ay nagderecho kami sa jeep para sumakay. Kasi kailangan namin makitraining noon sa kabilang school. Nung nakasakay na kami sa jeep, ay sinabi ba naman ng driver na, "Hoy, yung bayad nyo, di pa kami nagbabayad." Ha? Nag-abot po kami ng bayad namin, manong. Wala naman ako nakita na inabot nyo . Baka kayo yung mga hindi nagbabayad ng pamasahe dyan . Ang akala ng driver, nag 1-2-3 kami. Ang hindi niya alam, nagbago na ako. I am a changed man. Dati pa yun nagawain ko. Pero nung time kasi na yun, ay hindi ko na ginagawa yun. Nainis din ba kayo sa group project sa school dati? Yung ikaw lang yung gumagawa, tapos yung mga kasama mo, walang mga pakiramdam. Potek, naranasan ko yan. Pinagpuyatan ko yung project. Tapos sila, walang ginawa. Ays! Uwe, as if naman nagsisipag ka mag-aral dati. Alam mo, minsan sa high school life ko, nagsipag naman ako. Tapos, ganun pang nangyari. Di ka ba maiinis? Okay, relax kaibigan. Nainis ka din ba yung pauwi ka na sa bahay nyo, nagutom na gutom ka na? At nung andun ka na sa kusina para buksan ang mga kaldero, ay nasaksihan mong walang kanin, walang ulam. Di man lang nila ako tinirhan, di ba nila ako mahal? May isip ka? Meron. May kamay ka? Meron. Di magsaing ka, magluto ka ng ulam mo. Malaki ka na, hindi ka rich kid boy. Grabe, di ba pwede magdrama lang muna saglit? Sinong tambay sa com shop dati? Nasubukan nyo na ba yung naglalaro kayo ng mga tropa mo tapos biglang nag-brown out? Pre, laro tayo World of Warships! Tara, gusto ko yan. Di ba yan yung may code tapos may ibibigay? Maganda ba yung laro na yan? Oo naman, Ben! World of Warship! Kita mo yung dagat na yan? Ang ganda makipagdigma dyan, Ben! Pero bago ka makipagdigma, mag-register ka muna sa link na nasa description, tapos gamitin nyo yung code na BOOM! Para mabigyan kayo ng 7-day premium account, 2.5 million credits, 20 restless wire camouflage, at 2 barko na St. Louis and premium ship M10. Kaya download mo na, boy! Sige, men. Ito na. I-download ko na. Oh, shoot! Nag-brown out! No ba yan? Mananalo na sana kami dun Nice! Pangit naman ng timing. Ano ba yan? Kinukuha ko palang rewards ko.
Ako nga, i-download ko pa lang eh. Eto mga katribo, yung nakaligo ka na, ang bango-bango mo na, ang fresh mo tignan para pumasok sa school or trabaho, eh hindi ka pa nakakalayo sa bahay nyo, ay bigla kang nakaapak ng e-back. Holy sweat! Damn you! Dahil nakaapak ka ng tae ng aso, ay wala kang magagawa kundi umuwi o linisan yung sapatos mo. Ang nakakainis pa dyan kung kakalaba or bagong bili yung sapatos mo. Speaking of bagong sapatos mga kaibigan, naalala nyo ba mga elementary days, high school days nyo? Kapag nakita ng mga tropa or classmate mo na may bago kang bili na sapatos? Uy, pogi mo ngayon dyan ah. Don't you dare, you bloody bastard. Mga pre, may bagong sapatos si dyan oh. Sinong madalas mapunit ang brief dyan? damit dyan guys. Kayo ba ang nagtatahi dati kapag may nangyari na ganun sa inyo? Kung kayo ang gumagawa nun, naiinis din ba kayo sa karayom? Potek yan, yung mauubos na yung laway mo kakadila sa sinulid at mauubos na ang 10% mong focus para lang mailusot mo yung sinulid sa karayom. Potek na sinulid na karayom na yan. Naiinis ba kayo pag inuutusan? Pag inuutusan kayo ng ate nyo or kuya nyo? Hoy, bili ka daw ng suka, sabi ni mama. Diba ikaw yung inutusan niya? Ikaw nga daw, sabi ni mama. Ikaw yung inutusan eh. Mas matanda ako sa'yo, kaya sundin mo ako. Salamat ka. Mas matanda ka sa akin ha. Well, nakakainis nga talaga minsan, pero kailangan natin sundin. Lalo na kapag nanay at tatay mo na ang nag-utos. Kasi kapag di mo sinunod, ha? Masasaktan ka lang tulad ng kwento ni Sen. Sen, ano sabi mo sa nanay mo nung inutusan ka ng madaling araw para mag-igib ng tubig? Ma, chai love yous ka! Anong sabi mo? Kaya sundin nyo sila, okay? Pero shoutout sa mga ate at kuya dyan na pinapasa yung uto sa kapatid. Mahiya naman kayo! Yung mga kapitbahay nyong lasinggero mga pre, nainis din ba kayo? Yung mga naglalasing hanggang madaling araw, potek yan, hindi naman sa'yo o masira ang kasiyahan nila, no? Pero minsan kasi nakakainis din, yung gusto mo na matulog dahil pagod ka, pero may maririnig kang mga nagdradrama o nag-aaway sa labas. Iniwan niya ako, pre! Sinayang niya ako, pre! Pinagpalit niya ako, pre! Ano bang meron sa kanya na wala ako, pre? Utak! Utak ang wala ka, pre! Kaya matulog ka na! Sakit mo naman, pre! Imbis na damayan mo ako dito, ganyan pa sinasabi mo? Ais! Ano bang pulutan nyo dyan? Sisig, pare! Sakto! May dalahong kanin, pengi ulam! Kakainis ka naman, pre! Pulutan yan, ginawa mong ulam! Kabayaran to sa mga pag-iingay nyo! De, joke lang guys, di ko ginagawa yan sa mga nagiinuman. Andito lang ako para i-remind yung mga naglalasing na walang paki sa kapitbahay. Kasi alam nyo ba, dito sa amin, may ipinabarangay sila. Kung magsaya kasi sila, parang sila lang yung tao sa lugar na yun. Okay mga katribo, kahit ano naman ang inis natin sa mga bagay-bagay, sa mga tao, siguro mas maging understanding at pahabain lang natin ang ating mga pasensya. Pero kapag nakakawalan na talaga ng pasensya, ay sipahin nyo na. De, joke lang. Thank you sa panonood, tignan natin kung makagawa pa tayo ng part 2. Like, comment, share, and subscribe. And syempre, huwag nyo kalimutang i-ring ang notification bell para updated kayo sa next na video. Yun lang, bye-bye! Our team has taken the lead.